This is Jennifer from Calgary, Canada. Welcome to my YouTube channel. Today's video, guys, pag-usapan naman natin kung saan ba tayo pwede mag-apply bilang isang construction. So, guys, itong topic natin na to ay tungkol sa construction worker. Sana, guys, tapusin nyo to at nang sa ganun, meron tayong matutunan, guys, kung saan tayo pwede mag-apply. So guys, kayo po ba ay isang construction sa Pilipinas? At meron po kayong experience sa pagko-construction? Guys, ito pong dalawang company na to, guys, ay nag-hire po sila ng mga construction worker, guys. At kung kayo po ay construction worker sa Pilipinas at gusto nyo po mag-apply, pwedeng-pwede na natin, guys, itong applyan, guys. Kasi nga po, bagong kaka-post lang at ongoing pa po, on processing pa yung mga application. So guys, tara tingnan natin, saan po ba yung isa sa pwede nating applyan, guys. Ito pong babanggitin ko na isang company, guys, ay hiring po sila. Ang sabi po rito, guys, hiring po sila sa BC. So guys, malayo po to, guys, sa Calgary. Kasi sa Calgary po kami at ito naman pong job offer na to, guys, ay sa BC. Ito po ay sa British Columbia, guys. Pero parte pa rin siya, guys, ng Canada. So, ang sabi rito, guys, kaka-post lang, 7 days. So, bagong-bago pa lang, naghahanap pa po sila ng construction. So, sabi ko nga, guys, kung isa kayong construction sa Pilipinas at gusto nyo nang mag-apply at kararating nyo lang po dito sa Canada, pwedeng-pwede na, guys, pwede na natin itong applyan. Sabi po rito, construction worker, MPC, your renovation specialist, Prince George, BC. Job details, salary, 16 to 35 an hour. Okay na, hindi na rin po masama. Job types, full-time, permanent, apprenticeship. Sabi rito, guys, benefits, dental care, extended health care, vision care. Ang description niya, guys, we are looking for honest employees that are team players. Construction skills and tools knowledge is a must. We do all sort of interior and exterior renovation. From flooring to drywall to kitchen and bathroom renos. As well, we do siding, decks, windows, and doors. So, well-rounded knowledge of this is key. If you are willing to learn, we can work with that too. Ang job types niya, guys, full-time, permanent, apprenticeship, salary $16.35 per hour, benefits, dental care, extended health care, and vision. Schedule niya, guys, 8 hours shift. So guys, yun nga, kung meron po kayong experience, guys, sa pag-renovate ng bahay, hindi lang, guys, sa bahay, kasi pagka sinabing construction worker, guys, hindi lang siya bahay ang nire-renovate dito, guys, sa Canada. So dapat marunong din kayo, like building, yeah, mga condominium, business building, yung mga ganyan po, houses. Dapat, meron tayong experience sa ganyan, guys. At yun naman po yung lagi kong sinasabi, laging-lagi ko sinasabi, guys, sa mga videos ko na dapat meron tayong experience, guys. Kasi, guys, sabi ko nga, mas malaki ang chance nyo makuha, guys, pagka kayo ay may experience. So, dapat meron tayong experience, guys, at nang sa ganun, yung employer naman natin ay wala silang doubt, guys, kasi meron tayong experience, guys. So, sabi rito, dapat marunong ka rin daw mag-siding, deck, windows, and doors. So, kung ano lang yung ginagawa nyo, guys, dun sa Pilipinas, same na same lang din po. Kung ano lang yung ginagawa nyo dun, ganun din yung ginagawa niya rito, guys. Ang pinagkaiba lang po ay ang weather. Sobrang lamig dito, guys. Pero hindi ko lang po alam, guys, sa BC, kasi hindi pa po ako nakakarating dun, guys. Pero dito po sa Calgary, napakalamig, guys. Sobrang lamig po.
So yun guys, sabi renovation, dapat meron nung din tayo renovation, indoor, outdoor. Yun po yung mga qualification niya guys. Sabi dito, 8-hour shift din po kayo mag-work. Pero mostly guys, meron din po yata silang overtime minsan. Minsan lang, hindi naman po lagi. Kasi yung meron din po akong friend na construction worker din po yung asawa niya. Minsan nag-overtime din po sila. So, yun din po. Maganda rin po yung benefits nila. Kasi pa, lalo na pag-overtime. Syempre, overtime pay yun guys. Di po ba? So, yun guys yung isa sa mga binabanggit ko, yung construction worker and PC or renovation specialist, Prince George, BC. So, guys, ililink ko na lang po sa description para ma-check nyo, guys, kung saan kayo pwedeng mag-apply. So, next tayo, guys, dito naman sa isa. Ito naman po ay construction workers din. Spartan Installation Montreal QC. So, sa Montreal naman siya, guys. 6 days lang, kakapos. Ongoing pa rin, guys, ang processing nila. So, check natin ano pong sabi nila. Wow, ang lucky, guys. Salary a week, 800, guys. Salary a week, good. That's good yan, guys. Maganda yan. Job type, full-time, of course. Benefits, walang nakalagay, pero mostly meron yan benefits, guys. Lahat po ng company dito may benefits. So, sabi sa description, looking for full-time helper to be part of our natural stone countertop installation team. 800 per week. So, hindi siya in-indicate, guys, kung magkano yung per hour nyo. Pero, guarantee dito, guys, per week nyo is 800. So, no matter what, kahit mag-work kayo, guys, ang 8 hours in a day. Kung Monday to Friday yan guys, nakapix po yung sahod nyo, which is okay yan guys. Maganda rin naman po yan, nakapix na yung salary nyo guys. Kasi kung bi-weekly guys, magkano na po yun? Syempre, 800 times 2 mo, malaki na yan guys. So, 1,600 Canadian guys ang 2 weeks mo. So, yung 800 ay 1 week lang. So, sabi rito guys, job requirements, be open to be flexible schedule. We start our days at 6 a.m. and the time that we finish depend on our work day. Can end from early afternoon to late afternoon. If you do less than 40 hours week, we still respect the salary we offer. So, guys, malamang pagkaayaw nyo mag-work, guys, ng 8 hours shift per day. Kasi guys, matrabaho eh. Siyempre, iba-iba naman ang mga expectation ng mga tao. Siyempre, napapagod din. Kung ayaw niya daw ng 8 hours, sabi, meron silang offer salary. So, siguro ito na po yung papasok na yung per hour nyo guys. Pero for sure, guarantee to guys, na kapag ka nag full time kayo sa company na to, ay yun nga, ang salary nyo daw ay 800 per week. Be ready to be heavy lifting of fragile material. So, dapat ready rin tayo guys sa paglilift, sa pagbubuhat at saka sa mga bagay na fragile. Meaning, ang fragile po ay yung kunwari, yung may bubuhatin ka, dapat careful ka dun guys. Kasi, kunyari guys, ito po ha, example lang. Kunwari, magbubuhat kayo ng binuhat nyo yung window. Siyempre, mabigat guys. At nabagsak nyo. Dapat careful tayo dun guys. Sabi nga, kaya nga fragile material. So, ibig sabihin, dapat ingatan natin kung ano yung mga masisira na bubuhatin natin guys. Dapat careful tayo lagi sa pagbubuhat. So kung hindi naman natin kaya, pwede naman na mag-ask tayo ng help guys sa mga ka-work natin para matulungan tayo sa pagbubuhat. We'll be in charge of helping lead installer, keeping workspace clean, organized, track helping lead installer. So yun guys. We'll
Okay, opportunity of growth in the company if we see you are dedicated and responsible. So yun guys, dapat responsible tayo sa mga trabaho natin at hindi tayo yung alam nyo na yung sige, magtrabaho ka na lang, hindi ganun guys. So dapat maging responsible din tayo kung ano yung mga pinapagawa or pinapautos ng mga boss natin, ay dapat marunong din tayong sumunod guys. Sabi rito, opportunity of growth in the company if we see you dedicated and responsible. Annual raise depending on performance. So guys, kung maganda ang performance nyo at magaling kayo guys sa pagko-construction, may chance guys na increasein nila yung salary nyo guys. Diba, malay nyo, ma-promote din kayo guys, di po ba? Dapat sa mga ganyang bagay guys, pag tayong nag-a-apply guys, dapat marunong tayong makisama at dapat responsible tayo sa mga trabaho natin guys. Yun lang naman po yung mapapayo ko sa inyo. Nang sa ganun, yung ating boss at mga manager guys ay masaya naman naka-work tayo guys kasi sa totoo lang guys, gustong-gusto nilang mga Pilipino dito guys sa Canada kasi masisipag ang mga Pilipino at Pilipina guys. So, yun lamang guys ang advice ko sa inyo. Dapat pagka once na nag-work naman na tayo, dapat maging responsible tayo guys. Sabi dito, must be willing to take bus and metro transportation and if employee has car, they must be able to meet a location for 6 a.m. So, kung wala ka pang sasakyan guys at kung baguhan ka pa lang, wala ka pang license guys sa pagda-drive, pwede pa tayong gumamit na lang ng transportation guys. Sa mga wala pa dyan mga license guys at gusto nang kumuha, pwede na tayo mag-upgrade guys kung pumunta na kayo sa registry. Nang sa ganun makakuha na kayo guys ng driver license nyo at makapag-drive na rin kayo guys. Kasi mas advantage this guys kapag ka meron kayong driver license. Kasi guys makapunta kayo kahit saan. Kung saan man yung location or site nyo guys na pagtatrabahuan, at least makakapag-drive kayo guys at alam nyo kung saan kayo pupunta. No education required, sabi guys. So, yun ang maganda naman sa company, no education required. As long as you have experience guys, okay na yun. Pasok na yun guys. We are very open to teaching you everything you need to know. Us all are welcome. So yun guys, sabi nga nila no education, maganda nga rin yun guys. Nang sa ganun guys, hindi na tayo hanapan ng mga credential, di po ba? Kasi kapag education pa required, hanapan ka pa kung saan school ka, saan ka galing, anong mga experience mo, mga ganun. Siyempre, maghanap din tayo ng company na ganito rin ang sistema nila, ang requirements nila guys na no requirements, sabi, no education requirements. Yun po ang sabi. So yun nga po guys, ang sabi po rito is full time at salary 800 per week, benefits paid time off. Oh wow, benefits po paid time off kahit pala hindi ka mag-work. Paid time off, sorry. Yun ang pagkakaintindi ko guys. Paid time off, meaning para sa akin, pag hindi ka nag-work, bayad ka. Tama po ba guys? Paki-comment nga po dyan sa section kung tama po ako dun sa paid time off. Ang alam ko po dun, pag hindi po kayo nag-work, bayad po kayo. Scheduled day shift. O tama, day shift siya guys kasi wala naman nagko-construction ng gabi. Although meron din pala guys sa gabi. Alam niyo po ba ang pinagkaiba rito? Kasi 'di ba sa Pilipinas, ang alam ko walang construction ng gabi. Kung meron man, konti lang 'di ba guys? Pero dito nung nadaan kasi ako guys, nagda-drive kasi ako noon. Nadaan po ako, may nagko-construction pero ang galing nila guys kasi yung ilaw ba, yung kasi 'di ba pagka daan mo ng highway, tapos yung may ilaw doon na malalaki, talagang iniilawan nila yung spot ng pinagtatrabuhan mo. So, yun naman yung nakita ko guys, yun yung mga nag-work sa mga road.
sa mga kalsada, guys, yun. So, hindi ko alam, hindi yata construction, pero parang road yung inaanuhan nila, guys, eh, yung dadaanan mo. Yun yung nakita ko, guys, na gabi siya, guys, na, oh, meron palang nag-work ng ganito kahit pala gabi. So, yun po yung nakita ko, guys, no? Pero maganda po, guys, kasi dito nga po sa Canada ay maganda mag-work, maganda rin kumuha ng experience, maganda ang salary, maganda ang per hour, maganda rin po ang trabaho dito, guys. So, yun lamang po, guys, at sana may natutunan kayo, guys. Ililink ko na lang po sa description yung mga requirements niya, guys, nang sa ganun ma-check nyo rin, guys, kung saan tayo pwedeng mag-apply, guys. So, maraming salamat po sa panonood ulit, guys, at sana suportahan niyo po yung YouTube channel ko, guys, at itong YouTube naman na to, guys, itong mga content ko na to, guys, ay nagbibigay lamang po ng tip sa mga taong gustong pumunta, guys, dito sa Canada. So, lahat po ng mga video ko, guys, kung mapapansin nyo, puro po siya helping to people, guys, kung paano po sila makarating o saan po sila pwede mag-apply papunta, guys, dito sa Pilipinas. So, yun lamang po, guys, at huwag pong kalimutan, paki-share and like and subscribe ang aking YouTube channel, guys, nang sa ganon makapag inspire naman tayo sa mga kababayan kong Pilipino, guys, at sa mga kababayan kong gustong pumunta dito sa Canada. Yun lamang po, guys, at ingat po kayo lagi, at maraming salamat po ulit. God bless to everyone. Bye!